nagkamali sa pag-follow ID siya magatubili. Siya ang ating ambassador na si Ryan Bang Bang Bang! Mami! Oh, Ryan Bang! Mami! The man of the hour! Oh. How are you, Ryan Bang? Okay naman. Oh. Magdamag kang trending ah. Ba't ganyan yung ngiti mo? Ba't parang may halong lungkot? Wala naman ako lungkot. Wala siyang lungkot? Sige, pag-usapan natin nga mayaya. Narito kaya yung gusto kausapin siya. Huwag kang malungkot, Ryan. Sa mga sasakay naman po sa kantahan, criteria for judging ay pakatandaan. Narito naman ang mga tinitingala sa kantang hal niya sa bakpak sa mga bamba. Ano daw? Narito naman ang mga tinitingala sa tanghala ng ating mga hurats. Please welcome Jet Magala. Yeng Constantino! At ang aning punong hurado, Mr. Augie the Poggy Alcacin! Oh yes! Oh my God! So pinagbigyan tayo ni Yeng, bumalik siya! Oo! Narito si Yeng ngayon. Yeng! Bumalik! Hi! Hello, Meme. Ang gagara niyo naman mga kasuotan niyo ngayong Sabado. Ay, kasi ang dami exciting na naganap ngayong Sabado. Mula kahapon hanggang ngayon, nag-production number si Rufa Gutierrez, nag-weekly finals yung mga Sexy Bae. Oo, ang dami nagaganap sa showtime. At hindi na mahinga, buti nakatulog ka, hindi na mamahinga ang pangalan mo sa Twitter. Correct, trending ka, Ying. Nagulat nga ako. Pag-isip ko na, pakarami ng tweets sa akin. Oo, oo. Nagulat din kasi kami talaga. Ako din nagulat eh. Oo, oo. So, napanood kasi ng mga madlang people, yung mga naganap off-cam. Yes. Yun. Kasi matapos yung revelation kahapon na si Yeng Constantino na mayroon na pala talaga siyang matagal ng binibit-bit na pala isipan na nangangailangan ng sagot dahil si Ryan Malinaw ng ligaw tapos at biglang nawala. Ay. Nang hindi binabasted ni Yeng. Tapos usapan lang biglang nasabi ni Yeng. Tapos nagkaroon ng closure ang lahat. Diba? Sa TikTok punong-puno tapos nagkalat. Oo, nagkalat yung video na na nag-usap silang dalawa. Tapos rinig yung sinabi ni Yeng na at least okay na ako ngayon. At okay na tayo, naiintindihan na kita. Naiintindihan mo na ba talaga siya? Oo, super. Sobrang nakatulong yung kahapon na marinig ko yun kay Ryan. Meron palang ganun na meron kang point of view, pero pag narinig mo yung person, ay, doon pala siya nang galing. So, mas magaang na yung pag magkakada upang palad kami dito sa hallway, mas magaan na, hindi yung parang nagiiwasan ka. Kasi may awkwardness, may awkwardness din kami. Kahit yung mga fist bump na yun, awkward yun eh. Diba? Kasi nakikita, hi Ryan, tapos nagaganon lang sila, tapos wala na. Pero may nakakapawis kaya ng palad yun. Correct. Tsaka hindi fist bump yung nangyari kahapon. Oh. Kamay talaga. Kamay. Yes. Ryan, sabi kanina ni Ryan sa opening, hindi lang namin napalawig, pero sabi niya, hindi raw siya nakatulog kagabi. Ba't hindi ka nakatulog? Siyempre, di ko alam na yung pumapasok sa utak ko na marami what if. What if nagkura na... Nagkura ka ng what ifs. Kasi for the... yung 12 years na akala ko wala ako pag-asa, akala ko ayaw mo sa akin. Kaya ako naduwak sa sarili ko. Kaya hindi tinutuloy yung... Siyempre, yung naramdaman ko sa'yo, hindi ko napaninindigan yung naramdaman ko sa'yo kasi natakot din ako sa sarili ko. Kasi nung panahon na yon, yung akala ko maraming naliligaw sa'yo, sila, yung Kuya Richard, sila, akala ko lagi mo kasama si... Pero sabi niya pala talaga kagabi, alam mo talaga, mami, kala ako sila ni Richard Poon. Oo. Hindi, nung time na yun, nag-hangout kami ni Richard kasi mag-best friend kami. Lagi kaming nag-hangout. Bible study. Oo, Bible study, ganyan. Oo, meron silang group. May small group sila. Same management pa. Yes, tapos nililigaw na ni Kuya Richard noon sa Ate Maricar. Tapos pinupush talaga namin, mga kapatid niya sa Cornerstone. Oh, sige, tuloy mo yan. Ganun. Na misinterpret. Yun yung akala no? Maling akala. Ano mga na-realize mo kagabi? Na kung hindi ako naduwak noon, kung pinupush ko yung naramdaman ko sa'yo noon, baka
hanggang ngayon, tayo pa rin. Grabe. Di ba? Hindi natin alam eh. Pero buti na lang rin din nangyari yun kasi kung nagkatulong ko, ang pangalan mo, Yeng Bang ang pangalan. Yeng Bang, oo. Oo. Yeng Bang. Yeng Bang. So, san, parang sinasabi mo, sana hindi ka naduwag. Oo, kasi na pinamaliit ko sa sarili ko eh. Kasi nung panahon na yun, wala ako gotse noon. Lagi ako, nagde-date kami. Sumasakay pa ako sa, yung minivan mo, di ba? Sumasakay pa ako sa yun noon. Tapos, nung kumain tayo sa... Sama yan? Serendra? Serendra. Kasama yung kuya mo, pinsan mo, kapamilya mo. Gusto ko talaga maglibre sa pamilya mo. Eh, wala ako talaga pera nun. So, parang pinamaliit ko sa sarili ko. Tapos, inaya mo ako yung concert mo sa City, Star City ba yan? Concert. Aliu. Yung Aliu T and Star City. Nakiram pa ako sa goche ni Mami. Tapos inaya ko pa sila Jason. Binigay ko pa sa'yo ng bulaklak, di ba? Natanda mo yun lahat? Ako, natandaan ko lahat eh. So, nakinto lang ako kasi akala ko talaga ayaw mo sa akin. Kaya gusto ko talaga, na yung araw, gusto ko talaga mag-sorry sa'yo na hindi ko akalain na may pag-asa pala ako sa'yo. Na... Nakawarman ako kay Ryan yun. Nanliliit ka sa sarili mo. Oo, parang nahihiya. Kaya ka umatras kasi nanliliit ka. Kasi tuwing kumakain kami, siya nakbayad eh. Hindi ko kaya BGC, Mami. So, gusto ko talaga maglibre. No? Tsaka ang dami niya fans. Tuwing punta ako concert mo, ang dami niya nagsigaw sa'yo. Tapos yung... Pagkatapos ng concert mo, marami pa picture sa'yo, pero hindi ako kilala ng mga tao noon eh. So, naiiyak ako sa sarili ko na hindi ako para sa'yo. Parang yun yung naramdaman ko. Kahit totoo naman yung naramdaman ko sa'yo at minahal naman talaga kita. Wow! Yun yung totoong story ako para sa'yo, ang naramdaman ko sa'yo. At yung bago tayo, yung wala yung text, naalala ko pa yung huling text mo sa akin. Ryan, pwede ba kita, ikaw nagsabi sa akin na pwede ka mag-guest sa music video ko. Umuho naman ako, nakihintay lang ako. Tapos, yun pala, wala na. So, akala, yun. So, nahihiya din ako sa sarili ko. Siguro ano, mami ano, parang kasi nalaman natin, ganda nung talagang napaka-importante na maintindihan ko yung side mo. Siguro yung side ko naman. Yun. Yeah. Ano, nung time na yun, ang akala ko naman na artihan na si Ryan sa akin. Kasi star ka eh. Hindi yung, baka hindi niya naiintindihan yung pagiging star mo. Ganun. O hindi niya naabot. Hindi naman din po siguro nun. Parang ang na-feel ko nun is, siguro yung sobrang ano ko yung parang galing ako sa conservative na family. Para wag ka pa-party sa labas, wag kang gagawa ng mga ano sa paggabi, wag ka lalabas ganun. So para siguro para feel siguro napagod na si Ryan sa kakaantay. Kaya siguro sa side ko, yun naman yung naging ano ko, ay siguro napagod na. Tapos naaalala ko yung kantang nakahiligan ko nung time na bigla ano nga siyang nawala. Ano yun? Yung I'll never get over you getting over. Kinakanta mo yun sa kanya? Lalo, naalala ko siya. Yun, parang pinapatugtog ko yun. Sarang, nakakasenti lang. Tapos parang kasing, siguro ano, baka makahanap, nakakita na siya ng mas type niya tsaka swak sa kanya. Pero alam mo, as a mother, sa mother niya rin, sobra kitang na-appreciate kasi ibig sabihin, na-appreciate mo si Ryan. Oo, mami. Kasi 'di ba lagi lang naman kaming nagaharutan dito nila Ryan kahit siya pini-playtime niya 'yung sarili niya, 'di ba? So pag nag-uusap kami ng love life, may hinaharot siyang babae, playtime lang 'yon. Pero ikaw, nakita ko si hindi mo siya playtime, sineryoso mo siya. And as a mother, I am so grateful to you na ganun 'yung pagtingin mo kay Ryan. Pero tawag ng tanghalan sa show.